Usap mga tol, hindi na nga nakapagpigil si Ado Robin na magsalita at maglabas ng hinilaing at banatan nga ang mga kontra Duterte ng mga senador na ito na sina Risa Juntiveros, Francis Pangilinan at si Franklin Drilon. Sinupalpal nga ng husto ni Ado Robin sa kanyang post sa kanyang social media account ang mga senador na ito na kontra Duterte. Dahil nga sa mga banat ito sa Pangulong Duterte, katulad na lang nito ni Franklin Drilon na ayon pa nga sa kanyang payag, "What was done completely dismissed, it will intrusive public safety and health protocols. It further undermine the regulatory authority of the FDA with regards to the inspection, licensing, and monitoring of establishments in the registration and monitoring of health products." At ayon naman sa banat ni Risa Juntiveros sa Pangulong Duterte, "This vaccine were clearly smuggled through a black market and even worse seem to be sanctioned by the government. Ang taong bayan ba ay nagbabayad para sa illegal na vaccination na ito? This is another wave of corruptions. They might become confident, freely walking COVID super spreaders. Nilagay din sa panganib ang mga sundalo natin." Yun nga matinding banat ni Risa Juntiveros sa Pangulong Duterte. At ayon naman sa nagiging payag ni Francis Pangilinan, ang banat niya nga sa Pangulong Duterte, "Palakasan na ba at kung sino ang may malakas na kapit sa mga nakaupo ang basihan ng vaccination program ng gobyerno?" Sa pagpuna at pagbabatikos nga sa Pangulong Duterte ng mga senador na ito, patungkol sa vaccination ay hindi na nga napigilan ni Ado Robin na magsalita at ipagtanggol ang Pangulong Duterte at supalpalin nga ang mga ito. Na ayon pa nga sa nagiging payag ni Ado Robin sa kanyang post sa kanyang social media account at pagsupalpa sa tatlong senador na ito, "Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ng mga senador na ito. Sigurado naman ako na batid nila ang protocol pagdating sa seguridad ng Pangulo at Estado. Tungkulin ang Presidential Security Group na by all means possible and impossible protect the head of state because headless state is a failed state. Mga sir at ma'am, number one po na trabaho ng PSG na siguraduhin na ligtas ang Pangulo ng Pilipinas sa kahit anong banta o threat, lalo pa sa panahon ng gera o atake ng nakikita. Kung hindi nakikitang kalaban, ibig sabihin po sila mismo dapat sigurado na hindi sila ang magdadala ng sakit o virus o panganib sa Pangulo. Dapat po ay saluduhan at hanganin nyo ang mga sundalong ito dahil tinanggap nila ang baksin na yan kahit wala pang kasiguraduhan kung epektibo ba o may side effects ba. Nagpabakuna na sila kagyat para proteksyonan ang Pangulo at ang tumatakbong gobyerno ng bayan. Malinaw po sa kanila ang sinumpa ang tungkulin. Wala po yan pinagkaiba sa pagharang nila sa bala o bomba para masakip ang buhay at seguridad ng Pangulo. Hindi po nila kailangan ng FDA approval para isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang tungkulin at bayan. Wala po ulit yan pinagkaiba sa operasyon ng sundalo sa battlefield. Hindi na nila kailangan antayin ang approval ng mayor o ng gobernador para atakihin ang kalaban sa kinasasakupan ng lokal na opisyal. Paano po naging black market? Ipininta po ba sa market? Definitely, hindi po yan nakuha sa medrep o sa dealer. 90% diplomatic agreement yan to protect the president. Pwede po bang makiusap sa inyo na tigilan po ninyo ang kababanat sa sundalo at PNP? May mga taong nagpapakihirap na pagandahin at palakasin ang moral ng mga hukbo na ito na walang mga sweldo kundi pagmamahal lamang sa hukbo at sa inang bayan. Kung hindi makakatulong sa moral ng mga sundalo at PNP, baka pwede po manahimik na lamang po kayo at huwag kaming idamay sa politika ninyo bago nyo banatan ang mga PSG at mga cabinet members. Tanungin nyo muna yon mga kapwa nyo senador na nagpabaksina at sila ang banatan ninyo ng black market at bakit hindi sumunod sa FDA." Yun nga matinding banat at pagsupalpal ni Ado Robin sa tatlong senador na ito na kontra mismo sa ating pamahalaang Duterte at lalong-lalo na sa Pangulong Duterte.
Dagdag pa nga sa nagiging pahayag na ito ni Ado Rubin, hindi kasama ang tour of duty ng mga medical frontliners ang pangalan ng seguridad ng head of state. No need for them to take the kind of risk. Sobra na ang itinataya nila sa mga ospital. They deserve the vaccine with FDA approval. At sila ang priority ng gobyerno kasabay ng mga mahihirap at walang kakayahan. Sa matinding pagsupalpal nga ni Ado Rubin na ito sa tatlong senador na ito na sina Risa Hontiveros, Franklin Drilon at Francis Pangilinan na binanatan nga ang mga sundalo, PNP at lalong-lalo na ang Pangulong Duterte na ipinagtanggol nga ito ni Ado Rubin. Na sinuportahan naman ito ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga taga-suporta ng Pangulong Duterte at taga-suporta ni Ado Rubin. So kayo mga tol, anong masasabi nyo sa featuring ito at pagsupalpal ni Ado Rubin sa tatlong senador na ito na kontra Duterte? Like you, be strong to hold the powers of the sun. So hanggang dito lang tayo mga tol, maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. Siyempre sa inyo lahat, paalam!